sinasabing ganun. Doon pa nasira na siya. Tapos nag-open siya, sabi niya, edi may iba pang usap, no? Hindi ako naimik eh. Talagang ina-apply ko pa rin yung sa atin, not for argument talaga. Bago sa umibig siya na, kung talagang may Diyos, sobrang dami, million ang naghihirap. Kung may Diyos, kung may Diyos, eh bakit ano, naghihirap yung mga yon? Alam mo yung walang nakaimik sa mga klase ko, Jovin. Ano sinabi mo? Hanggang sa napatingin sila sa akin. Five seconds sa kahimikan, akong sumagot. Ah, sige, ganito. Ngayon, patunayan mo sa akin sa Biblia, saan mo makikita doon na sinasabi na ang lahat ay tutulungan ng Diyos sa mundo? Yung gusto mong mangyari, patunayan mo. Ano, tatahimik ko, Joel. Okay, patunayan mo na sinasabi talaga yun ng Diyos ng Biblia na inaano mo. Hindi na nakaibig. Kung ikaw, anong sasabihin mo? Ang sasabihin ko ay bakit ang paghihirap ng mundo ang magpapatunay na walang Diyos? Sige na, kasi ang iyong conclusion, walang Diyos kasi nabihirap ang marami nabihirap na tao sa mundo. Ano nga, millions? Ano ba kaya yun? Eh, may conclusion ka, isa lang premise mo. Eh, di ano yan, logical fallacy. Bago ka magkaroon ng conclusion, dapat lubalwa kang general truth na premises. I mean to say, yung sinasabi mo, illogical, hindi yan papasalim ng korte ng tama't liran. Ang tao ay bumabase ngayon sa ignorance. And para pag may conclusion siya, wala naman siyang premise. Oo, oh, isa lang ang premise. Paano magkakaroon ng conclusion ng isang premise? Bagay, tama. So, dapat natanong ko din sa kanya, pwede rin yung... O, sige, sutuloy. Kaya, hindi mo muna mabibitin. Kasi, babalik mo muna sa kanya yung katangahan ng sinasabi niya. Ibalik, iyan mo sa kanya, yung pakita mo na stupid yung kanyang sinasabi. Diba? Hindi mo kung... Kasi, kahit ang Diyos, hindi niya tinatunayan ang kanyang existence. Diba? Nung isulat ang football, mababasa mo ba doon na tinatunayan lang dito ang kanyang pag-iral? Hindi. Kasi, ang pag-iral ng Diyos is already a presupposition. The existence of God is a presupposition. Hindi na nga nailangan ng evidence. Dahil ang creation itself, the creation themselves prove the existence of God. That is obvious. God exists and that is obvious. And those who deny the existence of God are living in their stupidity. They are out of their mind. Kaya, sagot talaga mo daw niya. Ay, sabi nga sa Psalms 14:1 at saka sa Psalms 15. Ano, sino nagsalita doon? Diyos. Ano sabi ng Diyos sa pamagitan ng salmista? The fool hath said in his heart, there is no God. Ano sabi sa Genesis? Sa Genesis dapat kung papatunayan ng Diyos ang kanyang sarili, doon pa lang sa unang verse ng kanyang book, pinatunayan niya. Pero hindi. Ano sabi sa Genesis 1? In the beginning, God created the heavens. So, ano implication niya? God proved himself through his creation. Ang patunay na may Diyos, umiiral ka. Umiiral siya sa kausap mo.
Ngayon, kung sasabihin mong walang Diyos, para mo na rin sinabing hindi ka umiiyak. And that makes you stupid. Kaya pwede ko ibalik sa kanya na paano mo ngayon nasabi na ang paghihirap ay magpapatunay na walang Diyos? Paano mo mapapatunay na ang pagiging mahirap o ang paghihirap nila ay nagpapatunay na walang Diyos? Oo. Sabihin nyo, kasi meron kasi alam ng lahat. Alam ng lahat kahit siya. There is a natural law. Natural law of cause and effect. Kung naghihirap yung tao, bakit mo kakabitin sa gusto? Kasi alam naman nila na God decrease. Alam nila, God decrease? Ano, Calvinist ba sila? Ay, totoo yun. Hindi naman sila Calvinist eh. Abang Armenia sa sobrang dami, hindi naniniwala sa God decrees. Ito, wala alam sa Biblia, naniniwala ng God decrees. Kahit yung paniniwalang God decrees, assumption lang nila yun. Kasi, yun lang yung kanilang pwedeng ipalitin. Pero in reality, hindi sila naniniwala sa God decrees. Bakit? Kung naniniwala sila sa God decrees, eh hindi nila ipuprove yung kahirapan sa existence ng Diyos. Kung God decree pala di kaya naghihirap yung tao, may Diyos, na yung Diyos na yun, yun na nag-decree para maghirap yung tao. Dapat yun. Hindi may Diyos, ano? Oo. Meron pa siya isa pang sinabi ko, Jowen. Sabi, hanggang sa inopin naman niya yung evolution. Yung evolution daw, fuck na yun. It's a fact. Tapos, napatunayan na daw yun. Pati daw yung mundo, 7 billion na yun. Napakatagal na at wala daw natukahan. Sabi naman ni, nung klasiko, sabi ko naman, theory nga yun. Tapos pinigilan ako ng klasiko, tapos siya nag-explain na theory yun. Nag-explain pa rin niya. Mm-hmm. Totoo yun. Alam mo, sabi ko kay Jared. Hinintay ko ulit. Natahimik ko sila. Sabi ko, ganito. Alam mo ba yung 3 missing link? Patay, Pastor Noel. Pinasok ko si Pastor Noel kay Jared. Alam mo ba yung 3 missing link? Kailangan mo nang patunayan yung 3 missing link para masabi mo na totoo yung theory of evolution. Tama ba yung sinabi ko? Oo. Kasi, napapaisip siya eh. Akala niya alam niya lahat. At yun ngayon, ano yung sasabihin? Ano yung training siya? Nasa isip nga niya, alam niya lahat. Sabi nga niya, sobrang talino niya eh. Sa 80% ng kaedad niya, pasok daw siya sa 20% na matatalino. Talaga? Nagpa-test na siya? Ng IQ? Kaibangan nga lang yan eh. Sabi ko sa kanya, alam mo ba yung 3 missing link? Una, patunayan mo na pwedeng mangyari yung out of nothing, nagkaroon na something. May papatunay ka ba? Isip siya ko yun, Joel. Pero sinabi mo, evolution, di ba? Mula sa wala yun. Paano mo papatunayan na mula sa wala nagkaroon? Tahimik ko yun, Joel. Tama ba yung sinabi ko? Mula sa amoeba, parang, di ba nag-umpisa lang sa Big Bang, ganyan. Tapos, hindi na siya umibig. Di ba pwede ka na siyang mungalak, tapusin na. Tinuloy ko na rin para na lang sa kanya. Yung pangalawang missing link, patunayan mo ngayon. Paano pong papatunayan na from non-life, nagkaroon ng life? Alam mo, sa sagot, meron yan na. Yung mga sa cell, yung mga sa hayop. Sabi daw, sa cell, sa hayop. So, kinukuha daw yun sa mga kambing na bubuhay. Binasa ka sa ito, kasi kung walang alam, sabi, galing pa rin yun sa living thing, sabi. Tapos sabi ko, di natahimik siya. Tapos sabi ko, ganito kasi yun. From non-life to life, yung walang buhay, bagay lang, nagkaroon ng buhay. Paano mo papatunayan ngayon?
evolution. Hindi natahimik na naman. Oh, ito na, pangatlong missing link. Paano mapapatunayan yung non-human naging human? So, tinagal-tagal natin sa mundo. Paano, historically, ganoon ako. Paano mapapatunayan, bakit, paano mapapatunayan na ang isang hayop, o oh, paano may explain na tayo lang yung nag-progress? Diba? So, hindi na nakaibig ko ito. Tulala ako nga habang nagkakainan. Umalis na ako. Tapos sila yung nagtanong na lang ito kay Donald Trump. Hindi na ako nakisali doon. Relative yun.